For God so loved the world that He gave His only Son. Mahal na Diyos tayong mga tao. Kaya binigay niya ang kanyang sariling anak upang tayo ay iligtas. God so loved the world that He gave us His only Son, who offered the supreme sacrifice on the cross so that we will be redeemed. Nasa pagmamahal ng Diyos sa atin, inialay niya ang kanyang anak, at ang kanyang anak inialay ang dakilang sakripisyo sa krus. Love always entails sacrifice. Pag ikaw ay tunay na nagmamahal, handa kang magsakripisyo. Hindi tunay na pagmamahal kung walang sakripisyo. Ulitin ko ha, hindi tunay na pagmamahal kung walang sakripisyo. Yung pagmamahal na walang sakripisyo, pagmamahal lang yan ng langgam sa asukal. Yung pagmamahal na walang sakripisyo, pagmamahal lang yan ng aso sa poste. Yung pagmamahal na walang sakripisyo, happy-happy lang yan. Pang good time lang yan. Ang tunay na pagmamahal, may kaakibat na sakripisyo. Tulad ng pagmamahal ng isang anak sa kanyang ama o ina na may sakit. Hindi umalis ang anak sa tahanan. Inaalagaan ng may sakit. Kat may gusto siyang gawin. Kat may mga plano sa buhay. Sinaksakripisyo niya para alagaan ang kanyang may sakit na magulang. O ang pagmamahal ng isang ama sa kanyang pamilya. Buong araw, napapatulo ng pawis. Nagbubungkal ng lupa. Nabuhukay ng kanal. Namamasada ng tricycle. Para pag-uwi sa gabi, may makain ang kanyang pamilya. Yan ang tunay na pagmamahal. Handang magsakripisyo. Pag nagsakripisyo ka, inuuna mo yung minamahal mo. Di baling mawalan ka. Di baling mahirapan ka. Di baling mahuli ka. Basta masaya at ayos ang iyong minamahal. Inuuna mo lagi ang iyong minamahal. Tuwing Biyernes ng hapon, mayroong Way of the Cross dito sa Manawag, alas 3 ng hapon. Kaya medyo mainit yun ha. Mainit. May nakita ako, magkapatid. Yung isa ay grade 1 yata yun. Nakagaling lang ng school, naka-uniform pa. Maliit na. Tapos yung kasama niya kanyang kuya, siguro high school o college yun. Medyo malaki. Yung kanyang kuya may hawak na tumbler na may lamang malamig na tubig. Eh, maliit lang yung tumbler eh. Habang naglakad, sabi ng maliit, kuya, nauhaw ako. Kinuha ng kuya yung tubig. Kaya yung tumbler, pininom sa kanyang kapatid. Tapos, nang makainom, sabi ng bunso, ay, thank you kuya. Ikaw naman. Kinuha ng kuya yung tumbler. Lagay sa bibig na, kunwari, uminom siya, pero sinara ang kanyang bibig. Kasi konti lang laman ng tubig eh. Diba, hindi yung magkasasakay ng dalawa. Habang nakita ng bunso na uminom yung kwetuwag-tuhan, kuya, ako naman. Kaya binigay ulit ng kuya yung tubig. Inumuli yung bunso. Okay. Kuya, ikaw naman. Inumuli yung kuya. Wow yung kuya. Pero hindi siya uminom. Inuna niya ang kanyang bunsong kapatid. Yan ang sakripisyo. Hindi mo inintindi yung hirap mo. Ang inintindi mo ay ang kalagayan ng iyong minamahal. Kung lingunin natin yung ating buhay, siguro nakarating tayo sa ganitong yugto ng ating buhay dahil sa sakripisyo ng ating mga magulang. May mga pangangailangan sila, may gusto silang bilhin, pero inuna tayo at ang ating mga pangangailangan. Yung iba nga, yung gabi ginawang araw, makapagdabaho para makatapos sa pag-aaral tayo. Yan ang sakripisyo. Inuuna mo ang iyong minamahal. Hindi ka makasarili. Kaya naman, itong panahon ng Kwaresma, ito'y pagninilay eh.
para tayo ay makapagbalik loob sa Panginoon. Yung bang makita natin na napakabait ng Panginoon, dakila ang kanyang pagmamahal, nagsakripisyo sa para sa akin upang iligtas ako sa kasalanan. Anong gagawin ko? Paano ako makabawi? Paano ko masuklian yung pagmamahal na ito ng Panginoon? Napakadakila ng pagmamahal ng Diyos sa akin. Kaya may mahal na araw eh. Bakit? Sapagkat dakila ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Yun yung pagbunita ng dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kahilingin natin sa ating Panginoon, sa ating mahal na ina, habang nagpapatuloy tayo ng banal na misa. Panginoon, kung mabigyan mo ako ng pagkakataon upang ako ay makapagsakripisyo para sa mga mahal ko sa buhay, gagawin ko, sapagkat ito lamang ang tunay na paraan upang mapatunayan ko na ako ay marunong magmahal at marunong tumanaw ng utang na loob. Tandaan natin na hindi tunay na pagmamahal kung hindi ka pa nagsakripisyo. Real love entails sacrifice. Sitayo po tayo.